alam niya ibang babae siyang gusto para sa'yo. Huwag kang magtampo kay Chanene. Sabi nga ng nanay ko, baka raw nabigla lang yun. Bakit siya mabibigla? Yun naman talagang normal na pinupuntahan ng binatang katulad mo, hindi ba? Ang bumuo ng sarili mong pamilya. Yun nga rin ang sabi ko sa nanay ko. Eh, bakit yun? Tuloy pa rin ba yung pamamanihikan niyo sa linggo? Oo naman. Hindi na pwedeng iurong yun. At hindi ako papayag na uurong ka. Umahig ka na. At wala nang bawian yun. Eh, paano kung hindi ka pa rin kibuin ng Chanene mo? Bahala ko ni Chanene. Mula pa nung bata ako, lahat ng gusto ko binibigay niya sa akin. Kaya alam ko, mauunawaan din niya ako. Ang iniisip ko, baka pag mag-asawa na tayo, hindi niya ako matanggap. Pwede pa naman yun. Hindi ka nun si Chanene. Ano mo, alay mo? Magtiwala ka sa akin. Pag nakilala mo ng gusto si Chanene, mamahalin mo rin siya katulad ng pagmamahal ko sa kanya. Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. Dito sa... sa akin. Eh, ba't ba masyado ka nagmamadali? Ano ba dapat nating hintayin?
sa'yo eh. Eh bakit ba para kang pusang hindi mapaanak dyan ha? Kasi po dyan. Ano nga yun? Ano? May sasabihin sana ako sa inyo eh. Eh kanina ko pa nahuhulaan yan. Kasi lagi ka naman ganyan pag meron kang gustong sabihin sa akin eh. Ano ba yun? Janine. Ano po eh. Nagkasundo po kami ng kasintahan ko na magpaksal na. Mag-aasawa ka na? Huwag kayo mag-alala, Janine. Kahit po mag-aasawa na ako eh. Kunti lang ang magiging pagbabago. Hindi na nga ako dito-dito na pero madalas ko pa rin kayong dadalawin dito. Sige na. Inaantok na ako. Bukas ko na lang tatapusin at tinatayin ko. Maiwala nila. Janine. Sa akin si Janine sa sinabi ko. Ayaw ba niyang mag-asawa na ako? Kilala ko ang kapatid ko at nasisiguro ko sa'yo maunawaan ka rin ang tiyahe.